Fresh pa ba kayo? So ayan, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog after 4 days kasi yung phone ko na to na ginagamit, puno na siya at marami pang bakanteng mga i-edit ko. Vlogger na vlogger, ano? And today is October 22, Monday. At ayan, I'm having my coffee. And wait lang. Wow, my message. And I'm cooking rice. Plain rice. So ayan, at alam nyo ba? Kasi ang asawa ko magluluto sa labas ng steak. Oh, ayan oh, mga kakalatan. And what I gonna do is, ay, malambot na. Lambot na siya. Aba yan. Naamay ko na ano, na hinog na to. Dilaw na to sa loob, for sure. At bumili ako ng bagoong. Hindi to bagoong eh. So, ito. Hindi to bagoong, pero itatry kong gawin siyang bagoong. Yung igigisa ko, lalagyan ko ng bawang. And lalagyan ko siya ng bawang and ano pa ba, kasi walang kalamansi dito, so lalagyan ko siya ng lemon. Let's see kung mag-work. Dudurug-durugin ko siya, tapos yun nga, yung mangga feeling ko hinog na yun, so okay lang, tapusin ko muna tong kape ko. At sobrang ganda ng panahon ngayon, guys. Wait lang, diyan dito. Ayan oh. Kung nakikita niyo yung panahon, sobrang ganda. So siguro mag-ano ako mamaya, mag-hike ako mamaya. And ilang beses nga itong sinabi sa sarili ko eh. Nasabi ko mag-hike ako pero hindi ko nagagawa. Pero ngayon, maganda ang panahon. So ayan guys, ito lang yung gagawin namin. Ayan. It's a young deer meat. Kaya, i-ano lang namin to. I-roast lang namin to. Someone messaging me. I-roast lang namin to sa pan ng mabilisan lang. Fast, right? Fast. So, ayan. So, ayan ang aming lunch. And rice. And sa akin ay mangga. Ito na yung aking bagoong, guys. Ayan, oh. Nilagyan ko lang siya ng... hindi ko natapon. Nilagyan ko siya ng... rosemary stick and maraming bawang. Sobrang bango niya. Pero hindi ko pa siya natitikman. And ito na yung aming young deer meat. And may mango. And rice. O, diba? Kain na. Natapos lang namin kumain. At wait. Pero hindi ko pa napupunasan yung lamesa. So, sabi ko kanina, maglalakad ako kasi nga maganda ang panahon. Pero tatry ko pa rin kasi ang mother-in-law ko, bumaba yung mother-in-law ko, sabi. Natulungan ko daw siya doon sa field magtanggal na ng net. Kasi guys, ang taglamig hindi na mapipigilan dito kaya kailangan ng tanggalin kung ano man ang kailangang tanggalin at harvestin doon sa kabilang field. Pinakita ko na sa inyo. So ayan guys, nandito kami ngayon. Ako lang pala kasi yung mother-in-law ko, drenive niya yung net. Ayan o, ang natira na lang kawayan. Drenive niya yung net pauwi ng bahay. Yung iba guys, lockbo na. Tapos ang liliit pa. Mga burit. Mga burit ang aming carrots. Ang liit guys, oh. So, ayan, wait lang. At ito naman,
Ang liliit niya sobra. Pakita ko sa inyo kung gano'n siya kaliliit. Ayan o. So, ganyan lang siya. Di ba nga sabi ko sa inyo kanina, maglalakad sana ako mag-hike. Pero, ayan. Tutulungan ko muna yung aking mother-in-law. Diyan muna kayo. Tapos meron pa kami dito mga salad. So hindi ko alam kung i-harvest namin to ngayon din. Kasi yung sabi ng mother-in-law ko, maglalamig na at meron pa doon. Oh. Ayan. Yung mga nakikita nyong malinis na yan, ito yung sa amin. At yung ibang na-harvest din nalang na ng mother-in-law ko. Ayan guys, naandito na ako sa bahay. Katatapos lang namin dun sa ano. Wait. Brother ko nagme-message. Katapos lang namin, ayan pa nga oh, ang dumi pa ng aking kapo. Katatapos lang namin doon sa field. And then, I am having coffee. Coffee na naman, pang 2 times ko na to ngayong araw. And, ang aking suman sa latik. Ayan, layo ko ngayon ng kaunti. Suman sa latik siya, guys. Ayan siya. At na-order ko to dito sa ano sa Filipina dito sa Slovenia, 1 euro each. So nag-order ako ng 10 piraso. Mahal nga eh. Kala ko madain ako. So ayan. Pero masarap. Yamers, yamers. Guys, hindi ako natuloy mag-hike. Ayan na naman. Paulit-ulit kong sinasabi na mag-hike ako pero hindi ako natuloy. Kaya ang gagawin ko ngayon, ito na lang. Up, mag-exercise ako. Ayan ang suot ko. Ayan. Mag-exercise ako dito sa bahay. Okay, mga 20 minutes siguro na exercise and then 20 minutes na bicycle. Okay, start na ako. Nagpawisan ako. So, ayun nga guys. Pagkatapos, nakita niyo naman kanina, nanggaling ako ng field. And, pagkatapos nun, sabi ko kanina, mag-hike ako pero hindi ko na nagawa dahil nga napagod ako dun sa field kanina. And then, pag-uwi ko dito, kape, eh, naglaro kami ng asawa ko ng ping pong. And then, ngayon, I did exercise. Whew. Alam niyo guys, ito lang yung space ko, ayan. Minsan dito ako nag-exercise. Pagpasensya ninyo yung kalat na yan. Minsan dito. And most of the time, dito ako nag-exercise. Ayan, dyan. Sarang natin tong CR. Kaya namin yung binuksan, yung CR. Kasi nga, naligo yung asawa ko, nag-moist. So, ayan. So, kapag gusto may paraan, kahit na maliit lang yung space natin, basta para sa ating sa sarili, sa kalusugan natin, gawin natin, huwag natin idahilan na walang space sa bahay or whatsoever. Lumabas tayo. Kung hindi natin kayang lumabas at mag-jogging, kahit 7 minutes lang, gawin natin sa loob ng bahay natin. Hindi ko to ginagawa araw-araw guys, pero
3 times a week. Yan. Kapag sinisibag ako. Pero, ayun pa rin. Malaki pa rin. Ito talaga yung unang lumalaki sa akin, guys, yung mukha. Yung katawan ko, guys, ano siya, parang andali kong tumaba, andali ko rin mamayat, basta dinidire-diretso ko yung exercise. Insert ko yung ano, yung, ito yung katawan ko dati, oh, nung nasa Pilipinas ako. Ayan. So, ganun siya, kataba. Pero ngayon, dati kilo ko kasi nasa ano eh. Nung nasa Pilipinas ako, ang kilo ko is nasa 48. Ngayon, bumaba na siya ng 3 kilo. 45. Dati nga, yung dinediretso ko yung exercise ko ng 2 months, ano eh. Umabot ako ng 43. Ganun. 43.6. Parang mga ganun yung kilo ko. Pero ngayon, ano ba yan? Ang daldal ko na naman. Kapag kaharap ko kayo, ang bibig ko, dinediretso, walang tigil. So, ayun na nga, maliligo na ako. At anong oras na dito sa amin? 6:29 na ng gabi. And ayan, bye-bye guys. Maraming sa pamal. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!